magtos ka ng 20 to 30 kilometers, sabay-sabay lahat yan. Wala naman talaga sigurado sa pananalo eh. Pero mayroong malapit. Hindi ako humahanga masyado sa ibo na marami na papanalo ng kategori. Kasi may pera lang kayo. Ang naipapayo ko lang, manalo. Kasi yun ang alam ko, yung pooling eh. Kasi sa pooling, hindi tayo maaapi. Mga tools ako na ginagamit. Para alam ko kung saan ako magte-training. Ikaw po, Sir Mike, paano ka pumili ng panlaban mo sa pooling? Pag ako ang pumipili ng panlaban ko sa pooling, unang paraan ko sa pagpili ng pooling, parorondahin ko lahat ng ibon ko. Looplay lang, sir. Oo, looplay. Titignan ko sila sa kanila. Doon mo, kung ikaw ay magpupuling, hindi ko na kailangan ipaliwanag talaga sa'yo ng detalyado. Kasi, pag lumipad ang ibon mo, alam mo kung sinong mabilis dyan. Ngayon, kung nahihirapan ka mamili ng kung ano yung mabilis dyan, ganito naman, gamitin mo yung step number 2. Ang step number 1, looplay. Ang step number 2, itos mo yan na single toss, tas may tagabantay ka, tas orasan mo. Doon, makakapili ka na doon. Pero hindi nangangahulugan na pagpili mo doon, mapipili mo na yung mabilis. Kasi, merong mabagal na ibon na kailangan mong i-motivate. Ayun. No. Doon mo naman gagamitin ang, syempre, nagamit mo na yung number 1, which is looplay. Number 2, yung toss na meron kang tagabantay. Ang number 3, motivation. No. Ngayon, pwede kang mamili doon sa motivation mo. Kung asan mo motivate mong ibon, kalimitan kasi magandang i-motivate. Lalaki, at yung naghahabol. Maganda yan, i-motivate. Pero ako, kahit alin, kahit na siya ilipasin na kailan, namomotivate ko siya. Okay, so? Bukod doon, kahit babae. Ang babae sa may itlog, kahit walang itlog, kaya ko i-motivate. Lalagyan ko ng itlog, yung fake egg ba? Kaya ko i-motivate yan. Kasi, importante, alam mo ugali ng ibon mo. Yun yung importante talaga pagdating ng pagpili ng pooling. Alam mo ang ugali ng ibon mo. Number one yun. Yun ang number one sa lahat ng number one. Alam mo ugali ng ibon mo. Tapos, ngayon, naibigay ko sa iyo yung tip na reply, toss, saka yung motivation. Doon mo titignan. Pero toss din, magtotoss ka. Ngayon, ang gawin mo, magtoss ka ng 20 to 30 kilometers. Sabay-sabay lahat yan. No, toss mo. Pagka-toss mo, dapat may bantay ka sa bahay. O orasan mo yun. Ang dami namang application ngayon na pwede natin magamit. Ngayon, kung sino unang dumating, dalawang dumating, magpara ako dumating, pabor sa'yo yun. Mas madali ka. Siya na piliin mo, lalagyan mo na lang siya ng kapares. Ayun. Yun yun. Pag babae naman, lagyan mo ng kapares. Then, kasi no chase ka talaga. Pero mahirap kasi siyang ilaban sa derby. Once na ano, kagaya na sa akin. Yan ang naging malaki kong problema eh, yung paglaban ko ng derby. Bakit? Kasi yung napili kong pang-pooling ay babae. Ngayon, nangingitlog yan eh. Kahit na marami nagpayo sa akin na kahit hindi nababa pala siya, yung hindi, wala, may kapare siya pero hindi nababa, nangingitlog pa rin talaga. Kahit sa patoka, sa ungol lang ng ibon, nangingitlog yan. Lalo na siyempre may pares. Kaya mahirap siya kasi nangyari sa akin, dalawang beses na talaga magcha-champion dapat to eh. Ang problema nga lang, nangingitlog sa crates. Pero hindi niya naman ako binibigo. Dumadating naman din siya sa kahit na alam kong hindi ko pwedeng asahan ng gano'n ang datingan niya. Dumadating siya. Kaya mahirap. Yun yung aking pwedeng ipayo sa inyo pagdating sa pooling. Lalo na yung ano, isa pa pala yung sa pooling. Kailangan, importante na umaga. Sa tuwing umaga, hihipoy mo yung ano niya kung tumutunaw. Ha, yung butche. O, butche niya. Kasi ako tamad ako tumingin ng ano, ng ipot. Hindi ko tinitignan na yan. Ang tinitignan ko yung butche pag tumutunaw. Tapos, base sa kanyang itsura, ano siya, yung hindi naman siya droge. Kagaya nito, ipupuling natin itong isang to. Mukhang droge. Oh. mukha siya ngayon matlogin. Oh. Diba? Pero buhay siya. Hindi ko alam kung bakit. No? Siguro, dahil sabi niya siguro, boss, kakain na kami. Mayroon niyang may oras para dyan. Yun yung aking pwedeng ano, yung sa butche. Tapos, yung, ano tawag dito? Yung linyada niya, alamin mo yun. Halimbawa, alam mo namang itong linyada na to, eh, pinupuling mo mga magulang. Hindi naman kasi, gaya ng aking nasabi sa mga unang nagtanong sa akin, na pag winning line, huwag ka na magtaka. Winning line yan eh. Winning line yan. Ibig sabihin, mananalo at mananalo yan. Huwag mo sasabihin,
na kahit magagaling, kontra ako doon, kontra. Patawarin niyo ako, pagpasensya niyo ako. Kontra niyo ako na hindi ka nakakasiguradong hindi mananalo. Ah, na mananalo. Hindi ka sigurado sa pananalo. Wala naman talaga sigurado sa pananalo eh. Pero mayroong malapit. At ang malapit doon, winning line. Yun yung malapit, yung winning line. Yun yung aking pwedeng may ibahagi sa inyo. Kasi, simpleng-simple lang ang paliwanag eh, kahit sa Biblia eh, di ba? Wala namang, walang mangga na nagbunga ng santol. Walang puno ng mangga na nagbunga ng santol. Di ba? Eh, syempre, kung pangit yung pinuha mo, alam na. Alam na. Pero pag maayos naman yung kukuhanin mo, sa pagpili, huwag kayong tumingin sa pangalan. Mga kapwa ko pansiyan, huwag kayong tumingin sa pangalan. Ang tignan nyo, yung performance. Huwag na rin kayong tumingin sa pedigree ngayon. Hindi na, halos, hindi naman uso yun eh. May pedigree nga, hindi naman nangangarera. No? Tapos sasabihin, nanalo, champion ako na itong ganito, ganito. Eh, kailan pa yan? Tsaka kaya pikiin na ngayon. Diyos ko po, maraming nagdo-doktor ngayon. Di ba? Ang sa akin lang ba, yung kagaya ko, ako, hindi may pasensya na rin sa nagagawa ng mga pigeon ID, hindi naman ako against sa kanila. No? Hindi ako nagpapagawa ng pigeon ID. Ang gusto ko, pirma talaga ng club. Ah, okay. No, tapos, hindi rin ako magpapagawa ng trophy. Ang gusto ko, trophy ng club. Kaya nga, iilan yung trophy ko dyan kasi hindi pa nila na ibibigay. Hinihintay ko yung bigay ng club. Which is, kaya ka nga natagalan ng konti eh, di ba? Kasi hinihintay pa natin yung mga trophy. Meron lang dyan, mga ilang certificate at ilang... Ano, so, hindi rin naman ako natanggap ng certificate ng pooling. Puno na bahay kung may certificate ako ng pooling. Kasi yung iba, puro multiple yun eh. Multiple winner, tag team, 3 versus 3. Yan sila, ta side beta, mga side pan side beta ng ibon. Dito, yun kasi yung aking priority, yung speed. Speed ang priority ko ngayon dahil nga unang-una, yung speed, malaki may tutulong sa akin. Bakit? Pag ngayon, nakapag-ipon ako ng pera, hindi na ako mamumroblema sa derby. Diba? Kasi ganito yan eh. Karera tayo, sakay tayo na sakay. Oh. Siyempre, bilang isang puncher, maiisip mo na, bakit nga pala ako, ba't nga pala ako hindi nakapag-ipon, ikargahan na. Kunyari, ang tibay ng ibon mo. Kasi natira, nagsakay ka 10, may natira ka pang 6. Eh, sa laki ng bayad ng 6 na yon. No, siyempre, de-derby mo, tapos ma-udyokan ka pa. Kaya yung iba, sa totoo lang, hindi naman ako against doon sa ibang may mga kaya. Pasensya na rin. Siguro, kumararin nyo ito. Hindi ako humahanga masyado sa ibon na marami na papanalo ng kategory. Kasi may pera lang kayo. No. Ang gusto ko talagang ibon, yung kayang manalo. Kahit ipihit mo sa ibang club, panalo. Kahit ipihit mo sa kabilang club kasi ang crates, track at yung organizer, may mga aspekto 'yan sa ibon. Hindi halimbawa, ang kargahan dito sa kabila ay medyo makipot. Marami nagkakarga dito kasi talagang parang kargahan ng bayan. No, marami talaga. Iba yung magiging timing ng ibon na katawan. Hindi siya sanay. Pangalawa, yung kagaya ng aking nilalaruan, may mga naglalaro sa area 1 hanggang area 3. Siyempre, watak-watak ang ibon. Meron namang naglalaro sa isang area lang. Meron lang kami nilalaruan. Na kumbaga, ang ibon, dire-diretso lang. Baklasa na lang kung sino babaklas. Which is, hindi ko rin hahangaan yun. Kaya ako naglalaro sa national eh. Yun yung aking... Ang national kasi sa akin, simula buong Laguna. Kaso may kalaban pa nga kami Batangas at Quezon. Kaya, ibig sabihin, yun ang hinahangaan ko yung mga naglalaro doon. Dahil yung ibon nila, pag nagliparan at inalpasan, watak-watak yan. Hindi nila alam kung saan. Patalinuhan na lang ng ibon. Pero yung ibon na naglalaro sa isang club, na nagcha-champion sa isang club, which is magaling naman, nagcha-champion eh. Magaling yan na ibon. Hindi ko naman sinabing hindi magaling. Ang ibig sabihin ko, hindi ko masyado hinahangaan. Kasi kumbaga, mataas kasi standard ko sa pag-iibon. Kahit sabihin natin na wala naman akong alam. Prangkain ko na, totoo. Wala naman talaga akong alam. Ang naipapayo ko lang, manalo. Kasi yun ang alam ko, yung pooling eh. No, yung pooling, kaya ako, siguro naman, bigyan nyo na ako ng karapatang makapagpayo sa inyo. Eh, siguro naman, sapat na yung record. Yung record na lang ang pagbasihan natin, ito yung mga taong nakakakilala na natin. Pagdating sa pooling. Kasi sa pooling, hindi tayo maaapi. Sabihin na natin 10,000 pinapanalo na nila at ako'y 500, bay, 500 pa rin yun. Pera yun eh. Diba? Yun yung kumbaga sa akin. O sige, sa inyo na yung malalaking premyo. Okay na yun. Basta ako pagdating ng derby, may naitatago ako. Kasi sayang eh, kung hindi mo ititigil mo yung ibon, titigil mo, sayang yan. Eh, paano kung kagaya lang ng ibang mga kakilala ko na wala rin namang halos pera?
ani may kakarga, uutang sa club. Eh minsan, syempre ang club, nakita yung credential mo, hindi ka mahilig magbayad. Di ba? Hindi ka ngayon makasal yun. Sayang ang ibon. Sayang, kasi naghirap na yung ibon mo eh. Pangalawa, umpisa pa lang ng pinakamalapit na training, bumayad ka na ng pamasahe. Ilan yung, ilang training meron tayo? No, po, dami. Oo. Ngayon, hindi ko naman masisisi ang club kung bakit nagte-training ng ganong karami. Discarte na nila yon. No, ako kasi, kahit anong club, wala naman akong masamang tinapay sa kanila. Basta paglaro nila ako, masaya ako, at nananalo ko, kung talo ko, di maglalaro pa rin naman ako. Ganun yung kasi yung aking pamantayan. Pangalawa, pag-iibon, pagpili ng club na sasalihan ko, yun yung ano, decision ko at discarte ko. Kaya ako nananalo siguro sa iba-ibang ano, yung pagpaplano ko ba kung paano ko sumali. Kasi ako, may mga tools ako na ginagamit para alam ko kung saan ako magte-training, at alam ko kung sinong tao na sinong club ang sasakyan ko sa mga gandong sitwasyon. No, kahit pa sabihin natin ng ibon ko, ewan ko, konti ka, san-san din yan. Kasi nga, sinasanay ko yung ibon ko na hindi iisa lang. Huwag silang masanay ng isang club lang ang sasakyan nila. Gusto ko sila masanay na sila ay sumakay sa siksikan. Walang VIP dito, hindi VIP ang mga yan. Dama, hindi alam mo masyado malinis eh. Basta, wag silang VIP. Kasi wala yan, pag nakita mo sinasakyan namin talaga sa ibang club, talagang dikdi ka na, bugbugan. Basta kailangan yung ibon, hindi siya naapi. Sumakay. Ganun lang yun, yung aking pangarap sa mga ibon yan. Yun, thank you, sir.